Kanta ni Celine Dion yung I'll Be Waiting For You. Yun po. Yun po yung nakalagay. Wait, po. Paano yun? I'll Be Waiting For You? Ah, meron po sa YouTube nun, sir. Question naman po for SB19, what is your most used app? So, una naman po is yung marami pong nagpapa-shoutout po sa akin, kay Ken po. Most used app. Sa cellphone. Sa cellphone. Okay. Sir Ken? Unmute, please, sir. Instagram? Yeah. Instagram. Instagram. Pablo? Ako po, tatlo po yung talagang most used app ko. Isa, yung, ang tawag doon, yung Memopad. Recording, parang recording app po. Tapos, yung 9GAG. Ayan po. Yun po yung nagpapasaya sa akin, 9GAG. 9GAG! Oh! Interesting, interesting. Okay, Josh. Sa akin, very common. Facebook and Twitter siguro. Okay. Justin? Ako po, Pinterest po. Kasi doon po ako kumukuha ng mga inspiration pag nag-drawing or pag po nagko-conceptualize. Ganyan po. Galing. Kayo po. Mamaya, tell mo, si Stel muna. Si Stel po. Ay, tagal lang, mamaya na pa. Si Stel muna. Sa akin po, ano, dalawa. Yung isa po, Messenger. And then, yung isa po yung game na nilalaro ko po sa phone. Oh, okay. As a gamer. Oh, ikaw, Aliza, tanong ni Pablo, anong most used app mo? Lahat po ng social media platform na meron pong related sa SB19. Wow naman. Grabe good naman. Answer, good answer. Pwede mo ba tanongin si Sir MJ and si Miss Bianca? Yes. Ano po ang most used app nyo? Ako ano, parang pareho lang din sa inyo. Facebook, Twitter, Instagram, yan. Ako mas ano, messaging apps. Ka-message sa work, kaibigan, family, messaging apps. Oh. Wholesome kami, Pablo eh. We're very good kami eh. Oh. Sana all. Sana all. Okay, last question natin sa what game? Aliza, go ahead. Okay, for the last question po, what is the first song na natutunan mong kantahin? And a sample po. Ay. So, first po is Pablo po. May sob! iba din yung demand nung ano, nung co-host natin. Oo. Actually, yun sa akin po. Do you remember the first song na natutunan mong kantahin as a kid? Siguro po, ang pinaka naaalala ko hanggang ngayon po, medyo may weird experience po ako dito. Yung Twinkle Twinkle Little Star. Apo. Tapos from time to time, like hanggang ngayon po, nananaginip po ako na tumutunog po yung sinang Twinkle Twinkle Little Star. Tapos alam niyo po yung toy na umiikot sa one na baby ka, umiikot sa harapan mo. Ganun po yung nakikita ko. Tapos medyo weird kasi parang episodes yung nangyayari. So, ayun po, parang merong deep meaning yung Twinkle Twinkle Little Star sa akin. Wow. Pablo, I don't know if you share the same experience before. Nung bata kasi ako, siguro si Bianca din, yung parang may pianong maliit na toy. Apo. Na matututunan mo yung Twinkle Twinkle Little Star or Happy Birthday or Row 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 Your Boat doon sa piano niya. Kaya bigla ako nakarelate sa'yo kasi nung bata rin ako, Twinkle Twinkle Little Star yung una ko natutunan na i-piano. Musician po pala kayo. Ay, hindi. Wala to. Ako lang to, Pablo. Okay, so Twinkle Twinkle. Alam mo ba, paano ba kantahin yung Twinkle Twinkle Little Star? Nakalimutan ko na kasi. Na Pablo way. Pablo version. Oh my God. Kailangan po ba talaga kumanta? Ayan, di. Wala na si Aliza. Wala na si Aliza. Adyan pala si Aliza. Si Bianca nawala. Si Bianca ang nawala. Oo. Pero sige, parang short lang. One line. Wag na ba may bayad? Oo nga, wag na. Huwag ka na kumanta. Kung may bayad pa, babayaran pa natin. Ay, oo nga. Tama. Next song. Okay. Nawala yung dalawa. Ako na lang yata ang nandito natira. Okay. Si Josh naman. Josh, ano yung song? Ang alam ko nung naalala ko, nung bata po ako, na una kong kinanta,
since pinaparinig sa akin din ni Mama dati lagi. Yung ano, Spice Girls ba to? Yung Mama, I love you. Yes! Spice Girls! Ayan, yun po yung ano nun. Yung parang, una kong natutunan kantahin, then, hindi ko na maalala yung iba. Oh my God, bata ka pa lang nun? Actually, kasi high school na yata tayo nun, MJ. Wait lang, sumakit ulo ko bigla. Na ano ko dati. Mama. Okay, ganda, ganda nun. Okay. Mm-hmm. Justin? Ano yun? I offer my life to you. Parang sa school po kasi, parang minsan kumukuha church sila. Opo, kasi yung school ko po before, ganun po. So, pinakanta po ako nun sa, yun po, yung Lord. Kala ko dyan. Ano yan, ano yun, Josh? Ano yun, Josh? Ano yun? Kala ko yung, ano, mga kantahan mo dati, amoy ng papa. No, hindi ko eh. Ito ngayon. Ay, nako, Diyos ko. Naglagan talaga tong episode na ito eh. Stella, diba, my sex bomb? Mga boom tarat-tarat po. Ayan. Stella, ikaw? Ako po kasi nung bata po ako, marami pong akong alam na kanta. Kasi po yung family ko, mahilig po mag-karaoke sa bahay. Pero ang pinaka naalala ko pong song na talagang lagi nilang pinapakanta sa akin is yung kanta ni Celine Dion, yung I'll Be Waiting For You. Yun po. Yun po yung nakalala. Wait, paano yun? I'll Be Waiting For You? Ah, meron po sa YouTube nun, sir. I'll be waiting for you. Ano yun, man? Pero, ha? Kailangan ba kantahin talaga, Sir MJ? Hindi, I mean, ano lang. Gumaganti ka. Kailangan ko ba talaga kantahin? Kasi kung hindi, kailangan naman... YouTube ko na lang. Pero, yung papakanta niyo po sa akin, wala, sino ba naman po ako para tumanggi, di ba? Huwag na, baka may bayad, biyaya. Baka may bayad, singiling pa tayo. Okay, eto na si Ken. Habang nag-uunat, Sir Ken, ano po ang childhood song? Hello? Hello? Hello po. Okay, no, okay po. Ang galing kasi walang gumalaw sa atin. Walang gumalaw. Parang kunyari, akala lang. Childhood song mo daw. Hello? Ken, over. Ano po, Top of the World, Chiquitita, tapos, ano, Close to You. Oh my God, Wigfield, Close to You. I just wanna be close to you. Hindi po. Ay, oh my God, sorry. Oh, close eh. Yeah, Carpenters. Ay, mga old. Ay, Carpenters. Ang galing.